Hi guys! So today, lalabas na natin yung bagong NMAX Y-Connect. Nandito tayo sa K-Sir Vigo. Sa Yamaha Y3S flagship dito sa Malabañas, Angeles City. And lalabas na natin ito. So ito yung color variant na kukunin natin for the NMAX. Kasama natin si Mark. Ayan, si Mark ng Y3S flagship store. And siya yung mag-explain at magde-demo sa atin ng mga functionalities nitong bagong NMAX. So Mark, paantong ano natin dyan? Since bago siya, sir, takbunan muna po natin is 40 to 60 muna, sir. 40 to 60, okay. Break-in limit muna po tayo, sir. Okay. After 500, depende po sa inyo kung tatakbo na po tayo about 60. Oo. This is depende na po sa inyo, sir. Pwede na lumagpas ng 60, kaya paano? Okay. Tapos yung gulong po natin is 28 yung hangin niya sa harapan, sa likod 30. Okay. Tubeless po ito, sir. Tube type. Tube type, okay. Opo. Tapos, since bago po siya, sir, huwag mo muna natin bubuksan yung makina niya kasi may 1-year warranty po ito, sir. Okay, okay. In case na may na-relief po yung pangit na tunog, ganit po natin kagad yan dito and then para may time po natin ng warranty. Okay. So pag-open naman po ng ignition niya, sir. Okay. Make sure na nakalapit po yung kilis natin sa kanya. Okay, so gaano kalapit dapat yung kilis? Mga 1 meter lang, sir. 1 meter, oh, okay. So normally, dapat kumbaga halos nakasampa ka na sa motor. Okay, sir. Okay. Okay. Mas ayaw pong umikot, sir. One press lang po natin, ayun, ihilaw yung panel. Okay. And then, pwede na rin natin siyang ikot. Ayun, namatay na naman uli siya. Okay. One press, pwede na natin siyang ikot. Kung makikita niyo po yung puti na yan, sir, yan po yung pinaka-pattern natin. Okay. Halimbawa, magbubukas po tayo ng fuel. Okay. Fuel seat. Ito na po dito kasi yung full face helmet po natin. Okay, so yan yung isa sa magandang features ng NMAX natin. Malaki yung compartment niya kasi yung full face na helmet. Yes, okay. Then, sir, once po na in-on po natin siya, sir, halimbawa, magbubukas tayo, hindi natin siya mabubuksan. Ah, so kailangan i-off muna? Opo. Okay. Lagi siya nakatutok sa open. Okay. So, kapag kayo start press, click. Oo, kumbaga. And then, try po natin uli. Ayan po yung PCS niya. Okay, pakita natin sa kanila. Ibig sabihin, accurate siya. Okay. Magpapatayin po natin, ayan. And then, start po natin siya uli kung one click na siya. Press, click. Ayan, okay. Dito naman po tayo sa figure niya dito, stop and start system. Ayan, pakita natin sa kanila. This one, sir. Ito po yung stop and start system niya. Once na naka-off po siya, sir, yung makina po natin, parang normal na NMAX lang. Okay. Once na in-on po natin ito, sa stop light, dito po tayo after 5 seconds, mamamatay yung motor. And then, i-throttle lang po natin, na-under ka siya. Automatic na, okay. Kumusta yung consumption sa battery nung start stop na yun? Matipid naman po siya, sir. Ah, okay. Saka po sa gas push, gas po niya, sir, medyo safe fuel din po siya. Okay, okay. Tapos, ito po yung hazard po natin. Hazard, so may built-in hazard na rin siya. Okay. And then, signal light. Okay. Kabila po. Mm-hmm. High and low. Once na in-start po natin ito, sir, automatic lights on siya. Automatic lights on? Opo. Okay. So always on yung ano niya, no? Sir, once na in-start po natin siya, sir. Okay. Tapos, ito po yung busina niya. Okay. Brake light po natin. Telephone. So brake lights, full LED na yung ano, yung brake lights niya. So sa kabila po. So brake lights pa rin. Ito po yung brake natin sa likod. Okay. Brake natin sa harapan. Okay. Tapos, sir, ito po, sir. Hindi, yung po kasi yung iba pinagkakamalian ng fast light. Oo nga daw eh. Yung parang siya, ano eh. Oh, hindi po siya fast light. Ito po yung menu natin. Ah, okay. So, pang toggle ng mga, ito, ano. Example po selector. Ito. I-check po natin, belt natin, lilitaw. Dahil bago po siya, wala pa siya tinakbo. Okay. Yan po lahat yung mga figure ni NMAX. Okay. Version 2.1. Okay. Ito po yung auto, alimbawa, i-set po natin yung time po natin, log press lang po natin. Yan. Yung after, time, okay. Opo, after na log big air, press lang po natin. Ano na pong oras, sir? Ah, sige, tama. Para set na rin natin siya ng tamang oras.
313. Yes, sir. 1. Sineset yung oras nung So guys, galing pa kami ng Quezon City, no? Bumiyahe kami all the way dito sa Pampanga. Since dito nang nagkaroon ng pinakamalapit actually na unang nagkaroon nitong NMAX Y-Connect. So bumiyahe kami mula Quezon City going here para mailabas itong itong motor ng NMAX. Okay? Okay, sir. And then, sir, ito po yung fuel, ano niya sir, fuel gauge. Kaya po siya nabibigay kasi 1 liter lang po yung fuel niya. Okay. And then so, recommended gas po niya is unleaded siya. Unleaded, okay. So kunyari yung mga, kunyari Petron Blaze, ganyan. Or Shell na Velocity, pwede ba yun? Basta ano po siya, basta unleaded po siya kahit ano octane. Okay, okay. So mas maganda, mas mataas yung octane, mas ano. Okay. Depende po sana sir, sa misal sa mga Shell, na, sa mga gas station, iba iba yung octane ng mga gas. Oo, basta tama. Unleaded lang po, okay na po siya. Okay, sige. And then sir, pag nakababa din po yung side stallion, automatic siya mamamatay. Oh, okay. So pag binaba yung side stand, automatic engine off. Oh, yes, sir. Okay. And then, kahit ano pong bangun natin, ito na si ma-restart. So isang safety feature niya din. Okay. And then, sa remote naman po tayo, pairam na po yung remote. Wala sa akin yung ano pa. Wala pa po. Wala pa. Wala sa akin. So yun yung keyless remote niya. Tapos, sir. So, ito po siya. Ito po yung keyless and then the code. Ito po yung code niya. Yung code niya, sir, once na nawala po ito, pwede po natin siyang i-on. Ito lang po yung gagamitin natin. Okay. Pero make sure na ingatan din po natin ito. Oo. Kasi mas importante po ito kaysa dito. Okay. Once na nawala ito, bili lang po tayo ng bago. Ito lang naman tayo ng bago po. Oh, okay. So, dapat ito, ako lang ang nakakaalam nito. Yes, sir. Okay. Ayan muna lang. So, hindi nyo naman siguro nakita yan, no? Nakita mo na lang ba, sir? Okay. Tapos, sir, ang purpose po ni keyless, hindi po siya pag-start, hindi rin siya pag-off. Okay, pati nga yun ang ano niya. Ito. So, yun yung keyless sa Yamaha key ng NMAX. Ang purpose lang po nito, alimbawa, sir, gabi po, nagmamadali po tayo, gusto natin makita kagad si remote. One press lang po, and then yung motor answer back side yan. One press lang, sir. Okay. And then once na linayin nyo po ito, hindi na po natin siya may start. Example, sir, linayin po natin siya dito. Oo. Yung motor po, hindi na natin po siya may start. Okay. Once na linayin natin siya, automatic lock po yung motor. Okay. Paano kung naka-on, tapos lumayo yung susi? Ma, pwede pa po siyang umandar, sir, pero pag pinatay po nila, hindi na po natin po nila may andar. Oh, once okay. Na-inaw po yung ignition, hindi na po na makakandar. Okay. Static na naman, static na uli. Yan po. Ah, oh, okay. So, pag lumapit ka, press muna. Opo. And then, saka maya, opo. Ano? Okay. Wala po kayong pinipindot, sir, mo. Ganun lang yung, ano, okay. Then, ang bawa, sir, example. Kala po natin, namatay na siya dahil off na si panel. Oo. Mag-off na siya, and then nawag po ito. Oo. Kala mo, namatay na, sir. Lumayo ko. Yan, sir. Ibig sabihin po, hindi pa siya totally nakalak. Tumutunog pa po kasi, siya. Kasi, bagay ito. Opo. Oo, okay. I-off po natin siya. Okay. Okay na, sir. May patok pa kayong hindi naman po naintindihan. Okay naman siya. Yung sa Y-Connect siguro, ano natin? Opo, yung Y-Connect naman, sir. I-download lang po natin si Y-Connect. Opo, so meron na ako nun eh. Okay guys, so set up natin yung Y-Connect. Meron na akong Y-Connect sa app ko. So yan. Yan siya, di ba? Tama? Yes, sir. Okay. So tingnan natin kung paano i-set up. Bluetooth connection is required. Proceed to Bluetooth pairing. Kasi hindi pa siya naka-on, ano? Tama? Okay. So, i-on muna natin siya. Tapos, scan ba? Yes, sir. Scan or barcode. Pwede picture up muna natin dito or scan. Dito yung scanner. Scan na lang natin. Apo. Hello? Okay, so, i-scan na natin. Asan yung... Dito po.
Picture lang po natin. So yun yung CCU, ano? Okay, ito. Scan natin siya. Yan. Okay, so yung scan natin. So nagpe-pair na siya. Start pairing. To perform, turn on vehicle power. So okay. Make phone calls. Ayan. Lagay na dyan. Connected. Okay, so connected na tayo sa motorcycle. Ayan. Mga features niya. So connected na tayo. Ayan na siya. So, andyan yung mga fuel mileage. Ayan. GPS ba to? Itong isang to? So GPS, andyan din yung GPS niya sa parking location. And yung ranking, yung mga ano pa. So we'll check later pagdating natin sa bahay. Explore pa natin kung ano pa yung mga functionalities ng Y-Connect app pag connected siya sa NMAX connected natin. So yun guys, nandito tayo sa loob ng Y3. Kasama natin siyempre si TML Kinesa. At si C-Tart. May live nga pala ngayon yan. Hintayin mo sa anong app to? And ito nga pala, oh, thank you Mark sa pa-helmet ng Yamaha, yan. Actually, ito yung binayaran natin dito eh, yung helmet eh. Ayun. So, ito yung free na helmet niya. Yan, kasama mo yung mga tormots natin. Tapos yung plate na lang pala. Okay. So yan, ready na tayo kamaya. Explore natin later kung ano pa yung mga features nung bagong NMAX Connect version 2.1. Yan. Alright. Bali ngayon po, mag-try din natin mamaya kung effective yung gluta ko. Pero siya lang ang magmumotor siyempre. Tanungin ko kaya, tinatanggal po ba to? Guys, first time ko kasi mag-helmet, tinatanggal ba to? Ay hindi, huwag matanggalin yan kasi dyan mo matitrace yung mga... Yan yung details ng motor. Yan yung pindutan niya. Para Iron Man. Dito pag gusto mo na air console ako. Dito pag yun. Si Jarvis, ito si Jarvis. Sir, natutulungan mo na. Yan, okay. Okay na sir. Labas na natin sir. Labas na natin, no? Pahala muna tayo kay Sir Noel para sa'yo tumulong sa atin para mabilis natin yung process. Thank you very much. Ito nga pala si Sir Noel sa Y3 flagship store dito sa Angeles, Pampanga. Okay, thank you sir. Salamat sir. Maraming salamat. Let's go. Let's go. Thank you. Okay. Ganda yan kung nandito ka sa tabi. Mama. There.
Okay guys, so kakarating lang natin galing sa Pampanga. So from Quezon City going to Pampanga. Binyahe pa natin kasi dun nga nagkaroon ng unang stock na pinakamalapit sa Quezon City. So lumuwas tayo from Fairview to Angeles City. So nakikita nyo naman kanina, kasama natin si Mark, staff na nag-explain sa atin ng mga functionalities ng NMAX 155 version 2.1. Saka si Sir Noel, siya yung manager ng K-Servico Yamaha Y3 flagship store doon sa Angeles. So, miyahe tayo since sa gilid ng daan natin dahil hindi tayo pwede mag-expressway. 90 kilometers yung biyahe natin. Almost 4 hours din akong buwabiyahe mag-isa kanina. Ang daming ginagawang kalsada sa may bandang Marilao, Bulacan. So, yun. Tignan natin ngayon kung ano yung mga functionalities. Like, pakita din natin kung ano yung itsura nung mismong Y-Connect app pag nakakonect siya dito sa NMAX natin. Okay, so bago tayo mag-start sa Y-Connect app, ano muna yung mga bago or nadagdag dito sa NMAX 155? So, ang pinakagusto ko sa kanyang nadagdag na feature is yung traction control system na alam ko available din siya dun sa X-MAX. So, na-acquire na din ni NMAX version 2.1 yung traction control system. Pag sinabay mo siya sa ABS, very very safe yung ride. Ko siya nung binyahe ko. Takot mamreno kahit medyo mabilis ng konti yung takbo mo. Pag medyo kailangan mo mag-sudden stop, very very helpful yung feature na yun. Next would be yung hazard, nandun pa rin naman yung hazard. Alam ko available na din siya sa Gen 2 ng Yamaha NMAX natin. Pinalagyan ko na rin siya nung module na cellphone holder para sa waiting nga pagka bumabiyahe. And yung Yamaha Connect at saka yung mga ibang features like yung keyless starting is available sa ABS variant ng NMAX. So, yung fuel tank from nasa 6 point something before dun sa Gen 1 sa Gen 2. Sa Gen 2.1, in-upgrade na nila. So, 7.1 liters ng full tank ng NMAX natin. Sa, sa trunk naman, sa compartment niya, ano pa rin siya, kasha ang isang full face na helmet. So, tingnan niyo, ayan. Kasha ang isang buong full face helmet dito. Yung seat niya, yung dati merong mga parang mga thread dito na design. So aesthetic na thread sa ganito. Sa Gen 2.1, wala na siya. Saka sa Gen 2, alam ko wala na rin siya. So kumbaga ito yung binago sa seat nila. Itong seat niya, parang rubberized siya. So, hindi ka dumudulas-dulas, hindi ka dumadaos-dos pagka nagbe-brake ka or pagka nag-accelerate ka. So, intact yung seat mo sa cushion nito, tsaka yung sa upholstery niya. Okay. So, ito din, may compartment na rin dito. Hindi naman ganun kalaki, pero kasha ang buong kamay ko. So, ayan. Then, syempre, dito. Hindi nyo makikita pero ito. Tingnan natin ng flashlight. So yan, makikita nyo siya. Merong USB na charging station. Or actually, yung lighter na Sorry. Lighter na pwede mo paglagyan. Parang sa mga kotse. So start natin. Start natin yung NMAX and then pakita ko sa inyo yung app mismo. Para makita niyo kung ano talaga yung itsura ng actual na Y-Connect pagka naka-connect siya sa NMAX. Pakita ko sa inyo pala, ito pala yung yung keyless. Kailangan malapit kayo sa malapit ka sa motor para mag-enable. So, ito yung meron din siya, yung sa susi niya. Pag
pinindot mo siya, hindi siya yung alarm, ha? Hindi siya alarm. So, kala siguro nung iba, pag pinindot mo ito, mag-enable yung alarm or mag-disable yung alarm. Hindi. Ano siya? Locator siya. So, pag kanyari, inahanap mo siya kung siya nakaparada or something na ganyan, pag pinindot mo siya, tutunog. Okay? So, ayan. So, kung siya nakaparada, tutunog yung ito. Okay, so start natin. Kailangan malapit yung susi, nasa bulsa ng driver or ng rider. Press, twist, so makikita niya yung dashboard. So ulitin natin. So press. Okay, so makikita niya dito sa, ano, sa dash. Ayan, nakalagay app. The left side, and then yung battery ng phone na naka-connect dun sa Y-Connect na app natin. So, start natin siya. Sobrang tahimik niya. Katulad na siya ng Aerox na yung idling is hindi maingay. Then, yan, naka-connect na. Since na-setup ko na siya, so, i-scan mo lang yung barcode na nandito sa, ano, sa na binibigay nung store. Hindi, makikita ninyo 122 kilometers na din yung tinakbo niya. So, paikot-ikot na rin ako pagdating ko dito sa Manila. Then, ito. So, first feature natin, yung RPM or yung tachometer. So, makikita ninyo. Pag nirev natin. Ayan. Okay. Next, would be yung oil niya, engine oil. So makita mo kung kailan yung due nung next na ano mo, change oil. So kung okay pa yung oil mo, makita mo din sa app. Then, yung battery mo. So ayan, makita mo rin siya dyan. So sabihin niya sa'yo, very good pa, battery voltage. Then, yung sa trip. So yan, itong feature na to, papakita niya sa'yo yung fuel consumption mo, yung average fuel consumption mo, kilometers per, ilang kilometers yan per liter ng fuel. So makita mo siya dyan. Then ito, sabihin ko lang sa inyo, hindi siya yung typical na GPS na real time kung nasan ka or habang tumatakbo ka nakikita ng application yung kung nasan yung motor. So ito, kung saan siya huling nakapin, kung saan huling na turn off yung NMAX, papakita niya kung nasaan yun. So, kunyari, nasa parking ka, makikita mo kung nasaan. Pag in-open mo to, makikita mo kung nasaan yun. Kung nasaan yung NMAX mo nakapark and kung nasaan banda ka na. Ayan. Okay. So, yun yung mga features na nasa app. And then, yun nga, yung traction control system, yan, very, very helpful. Tail light natin is LED, like yung Gen 2 LED na siya. So, yung signal lights, still bulb type. Pero ito, LED na, very stylish na siya. And then may start-stop na rin siya. So start-stop, pag 5 seconds ka naka-stop na hindi ka maandar, automatic stop siya, mamatay yung engine. Then, isang rev mo lang na ganun, automatically mag-start yung engine. Okay? So, yun yung mga features niya. Ito, kasha dito yung ano, isang tumbler ng tubig mo. So pwede. Yan. Pero again, advice. Hindi advisable na mag-iwan ng mga kung ano-anong valuables dun sa bulsa na yan, kahit dito. Kasi wala siyang susi. So, baka maya, nilagay mo dyan, nilakalimutan mo. Tapos may mga magbabakit na bigla na lang i-open or lukutin mo kung ano man yung nakalagay. Okay? Ano pa bang bago sa kanya? Basically, yung mga naki Gen 1 at saka Gen 2. Nasa kanya pa rin naman. Inadd lang nila yung traction control system at saka yung connectivity sa Y-Connect app natin.
So, check nyo din sa mga dealership stores niyo para makita nyo actual, yung actual unit. So, kinuha ko is yung gray tano nila, gray na variant nila. Very, very unique. Matte yung color niya. So, meron, available siya sa, ano din, yung glossy na gray. Tignan muna natin. So, available din siya sa glossy na parang dark gray. At saka yung black variant nala na kulay. So, most likely, ano yan, available na rin yan sa mga dealership stores dito sa Quezon City. Pero yun yan, medyo hotcakes siya. Like, sinabi nga din nung, ano, nung manager sa Angeles City na pinagkuhaan natin ito. Pag may dumadating na NMAX, laging parang fiesta sa kanila. Kasi nga, daming naghihintay, daming naka-reserve. So, medyo, lalo pag cash, kinash ninyo, medyo, ano kayo, medyo maghihintay kayo ng, siguro, weeks or pag medyo minamalas-malas ng konti, medyo months kayong maghihintay. Ito pala, pakita ko sa inyo itong, ano, yung isang, ano dito, button. Ito. Ayan. Hindi siya passing light. Okay? So, start natin ulit para makita ninyo. Hindi siya passing light. Okay, start natin. So, tingnan nyo itong ano, sa dash. Focus natin yung dashboard. Okay. Pag pinindot mo itong menu button, so magta-toggle ka between different ano menus dun sa ano mo sa dash mo. So pinindot mo ayan, tulad niyan. Trip 1 average fuel economy, so kilometers per liter 40.1. nung bumiyahe ako galing Pampanga, umabot siya ng 45 point something per kilometers per liter. Pag pinindot mo siya, trip 2. So, ayan. So, trip 2. Then, pag pinindot mo ulit, yung battery mo. So, yung, ano, yung power ng battery mo. Pinindot mo ulit yung TCS. So, yung TCS, pwede mo i-toggle. On, pwede mo i-on and off. Pero, again, hindi advisable na i-off. Dahil, yun yung isa sa main features na in-add nila sa NMAX na bago. 2021 to. And trip. So, yun yung parang pinaka main odometer mo. E-belt. So, hindi siya passing light. Siguro kung ako ang ano, kung ako ang tatanungin, one thing na hoping ako, sana nilagay nila dito sa kabila na lang yung menu na button. And then yung sa kaliwa would be yung passing light para mas madali para sa ano. Kasi currently, para mag-pass light ka, kailangan i-flip mo tong dim tsaka high beam button. Okay? So, itong ano na to, NMAX na to, walang kickstart. So, ang ano naman nila doon, meron siyang menu para makita mo yung power ng battery mo, pero ayun niya, walang kickstart. So, dapat lagi kang aware kung gaano katagal na yung battery mo or kung palitin na ba para at least kung nasa lugar ka na hindi accessible yung palitan ng baterya, hindi ka maubusan, hindi ka ma-baterya. So, yun. Ito mga ano natin. Busina niya, yung napaka-cute na stock na busina. So, para sa isang malaking, medyo malaking touring na easy rider na scooter, medyo cute yung busita niya. Okay, so, ano pa ba? Okay, so, next is yung gas niya. So, yung gas niya is accessible, nasa harap. So, hindi mo kailangan tumayo para i-open yung gas. So, push mo lang to. Lagay mo siya open. Then, fuel. So, ito na yung gas natin. So, any unleaded gasoline, pwede sa kanya. Okay. Next is yung
headlights niya, very very good yung headlights niya. Unlike yung mga ibang motor na naka bulb type pa, ito naka LED type na siya. So LED type yung ano niya, yung headlights niya. Both high and low. And makita niyo yung ganda nung ano niya, nung aesthetic nung headlights natin. So, meron siyang ano dito, parang may kilay na nasa ilalim, pero siguro 'yun, one thing na feeling ko mas magandang ginawa nila dito would be ginawa na lang nila 'tong daylight daylight driving na headlights. Tires parehas ng Gen 2. Yung harap at saka yung likod parehas pa din. And narinig nyo naman kanina sinabi ni Mark na yun nga ang pinaka advisable na tire pressure would be sa harap is 28, sa likod is 30. Siguro ako just to be safe, siguro 28 sa harap and then 29 sa likod para kahit pa paano mas nakalapat yung gulong natin in terms of biglang mga sudden brakes. Hindi tayo yung bigla-biglang nagsiskid yung gulong. Yung ano, signal lights, unlike yung Gen 1 natin na medyo mataas, binawa na nila. So Gen 1, Gen 2 and Gen 2.1 parehas na yan. Very very similar naman yung Gen 2 sa Gen 2.1. So sa Gen 1 yun yung medyo malaki talaga yung difference. Yung comfort ng ride, yung power niya in terms of overtaking, very very smooth. Hindi mo kailangan laging i-floor or i-wide open throttle para makapass ka dun sa mga gusto mong overtaken. So all in all, very good and very happy sa ano niya, sa purchase nitong motorcycle na to. Very comfortable, very stylish. Tsaka kung daily driven na motor, very fuel economy, fuel economic, fuel efficient. Tsaka yun nga, yung safety features niya, yun yung binabayaran sa kanya. So kahit pa paano, yung safety mo sa pag-iingat ng rider. Tsaka i-add mo pa yung mga features na in-add ng Yamaha dito sa NMAX Gen 2.1 or version 2.1. Is very very safe. So sana yun nga, ride safe pa din sa nasa, kasi nasa rider pa din yung control eh. So pag kinombine mo yung safety ng rider at saka yung safety na ano, yan, okay yan. So if you're not yet subscribed to my channel, please do like and subscribe. We'll do more reviews sa mga iba pang units and sa experience natin with the new Yamaha NMAX version 2.1, so 2021 model. Okay, thank you.